sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, inilipat na ng Pasig City Jail Female Dormitory. Dating alkalde, pansamantalang inilagay sa isolation room dahil sa umano'y lung infection. Kampo ni Alice Guo, planong maghain ng petisyon upang mapayagan na makapagpiansa laban sa kasong qualified human trafficking na kinakaharap ng dating alkalde. Panukalang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon kabilang sa mga sasalang sa plenaryo ng Kamara ngayong araw. Dalawang araw na tigil pasada ng piston at manibela, umarangkada na ngayong araw. Ilang pasahero nahirapang makasakay. Dagdag presyo sa diesel at gasolina, ipatutupad bukas. At 51 tao patay matapos sumabog ang isang coal mine sa Iran. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 23, 2024. Tayo po ay sabay ang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nailipat na sa Pasig City Jail Female Dormitory si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo mula sa PNP Custodial Center sa Kamkrame. Ngunit sa halip na idiretso sa selda, dinala muna sa isang isolation room si Guo. Mula sa Pasig City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung dahilan? Bakit hindi dinirecho sa selda si Alice Guo? Aga kanina nga sa medical examination sa Kamkrame bago dalhin dito sa BJMP facility dito sa May Pasig City, si Mayor Alice Guo ay nakitaan ito ng doon sa ng infection sa kanyang left lungs. Bandang alas 9:33 ng umaga, nang opisyal na i-turn over ng Philippine National Police si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology dito sa Pasig City. Ngunit sa halip na idiretso sa loob ng selda, dinala si Guo sa isolation room sa Pasig City Jail Women's Dormitory kasama ang tatlong iba pang detainee na may sakit na tuberculosis. Tiniyak naman ng BJMP na hindi na nakakahawa ang sakit na tuberculosis ng mga detainee na naka-isolate sa isa nilang pasilidad dahil halos sumasailalim na ang mga ito sa gabutan. Batay sa medical check-up na isinagawa kay Guo ng Philippine National Police kanina, nakitaan siya ng infeksyon sa kanyang left lungs o kaliwang bahagi ng baga, kaya hindi muna siya isinama sa ibang detainee sa city jail. May ubod sipon si Guo at posibleng manong nag-develop ang infeksyon noong weekend, kaya dadaan muna siya sa gamutan. Isinasa o inaasahang sasailalim si Guo sa sputum test ngayong araw para makumpirma yung kanyang lung infection. Ngayon po, as a matter of protocol, kailangan siyang i-isolate. Pero minarapat po ng ating Chief BJMP, Jail Director Robelis Rivera, na i-determine na agad. Kasi para malaman kung saan siyang selda ihalo. Kasi siksikan po talaga dito at alangan namang may isa pa tayong selda. Kapag nag-negative ito sa test ay ililipat na siya sa kanyang regular na selda sa cell number 3. Pang-apat na si Guo sa kanyang selda pero pang-siyam lamang ang capacity nito. Nasa 136 naman ang bilang ng mga nakakulong sa City Jail Female Dormitory bagamat nasa 36 lamang ang capacity ng kulungan. Mayroon naman umanong electric fan at industrial fan sa selda ni Guo. Nakasuot siya ng dilaw na t-shirt at jogging pants nang ilipat dito sa City Jail ngayong umaga. At matutulog siya doon sa regular na selda aga kasama nung kanyang mga
kasama ng detainee doon, ipinakita, pinasilip kanina sa pamamagitan ng larawan yung selda na kanyang tutulugan at sakto lamang na makakahiga sila doon dahil nga siksikan doon sa loob ng kanilang selda. Diyan muna ang latest mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sa nalalapit na pagtatapos ng imbestigasyon ng Senado sa illegal pogo sa Bamban, Tarlac, nais namang sunod na pagtuunan ng pansin ng mga senador ang ni-raid na pogo hub sa Porac, Pampanga. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nais niyang mapabilis ang pagsasampa ng kaso sa mga sangkot sa illegal na aktibidad doon. Nakikita rin umano ng senador ang kaugnayan ng pogo sa Bamban at sa Porac dahil sa mga personalidad na sangkot, gaya na lang ni Tony Yang na kapatid ni Michael Yang na dating economic advisor ni former President Rodrigo Duterte. Inaasahang ilalabas ng Commission on Elections o COMELEC sa linggong ito ang rekomendasyon kung kakasuhan ba nila si Dismissed Mayor Alice Guo. May kaugnayan pa rin ito sa umano'y misrepresentation o pagsisinungaling ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy o COC nang tumakbo siyang alkalde ng Bamban noong 2022 elections. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Posibleng isusumitin na ng Commission on Elections o COMELEC Law Department ang kanilang rekomendasyon sa Anbank sa linggong ito. Ito ay kung dapat mangkasuhan o hindi si Dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa korte. Kaugnay ito sa umano'y misrepresentation o pagsisinungaling ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy o COC nang tumakbo siyang alkalde ng Bamban noong 2022 elections nang sabihin niyang siya ay Pilipino. Ayon kay Chairman George Irwin Garcia, kapag natanggap nila ang rekomendasyon, inaasahang tatalakay nila ito kaagad sa Anbank dahil nasa kanila ang pinal na desisyon. Hinihintay namin yung recommendation ng Law Department ng COMELEC kung saan tinapos na ng COMELEC Law Department yung pagkukondak ng preliminary investigation matapos na magkaroon ng sagot, magsumiti ng sagot si Mayor Alice Guo sa Commission on Elections. Dagdag pa ni Garcia, ang reklamo nila kay Guo ay magiging babala sa mga kakandidato sa 2025 elections na huwag magsisinungaling sa COC. Kung ano man yung maging recommendation ng Law Department, ang Anbank ay kaagad magpupulong upang pag-usapan kung i-adapt namin o hindi ang recommendation ng Law Department. Una lang sinabi ni Guo na premature ang reklamong isinampa sa kanya dahil hindi pa naman napatutunayan na siya ay dayuhan. Kaya hiling nitong i-dismiss ang reklamo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang kampo ni Dismissed Mayor Alice Guo na malakas umano ang merito ng kanilang kaso. Kaugnay nito, plano ng kanyang mga abogado na maghain ng petisyon upang payagan sila na makapagpiyansa sa kasong qualified human trafficking. Mula sa Maynila, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, bakit nasabi ng kampo ni Alice Guo na malakas yung kanilang merito dito sa kasong qualified human trafficking? Magandang umaga, walang binigay na paliwanag yung kampo ni Dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Subalit, naunawaan natin na dahil yung kaso kasi ay nasa korte na, kaya hindi na siguro sila nagbigay pa ng karagdagang mga impormasyon. Pero ayon sa kanyang legal team, nitong si Dismissed Mayor Alice Guo, nakumpiyansa nga sila sa kinakaharap na kaso ng kanilang kliyente. Ayon kay Attorney Stephen David, ito ay malakas o malakas ang merito ng kaso pabor sa kanilang kliyente. Dagdag pa ni David, marami silang gagawin kabilang na ang paghahain ng motion na maalis ang contempt order kay Guo. Maghahain din daw sila ng motion sa kasong qualified human trafficking dyan sa Pasig City Regional Trial Court para payagan na makapagpiyansa ang dating alkalde. Kahit naman na non-bailable anya ang kaso, pero idadaan nila ito sa pamamagitan ng petition for bail. Ito ay isang petition o remedyong legal kapag nakakita na ang defendant o isang akusado na mahina ang ebidensya laban sa kanya, ay maghahain siya ng petition for bail. Nakatakda ang arraignment kay Guo sa Pasig RTC sa September 27. Samantala, sa isa pa niyang kaso dyan, sa Valenzuela Regional Trial Court, ay nakatakda naman yung arraignment o pagbasa sa kanya ng sakdal sa September 30
para sa kasong graft kung saan nagpagpiansa na siya no noong nakaraang Biyernes. So bahalit muli naman siyang inaresto ng PNPCIDG kaugnay naman dito sa kasong qualified human trafficking dyan sa Pasig City, kaya hindi pa rin siya naaalaya. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Amento. Nailipat na ng Philippine Coast Guard sa Bureau of Immigration ang kustudiya ng 7 Chinese national na nahuli ng PCG noong isang linggo. Matatanda ang nahuli ng PCG sa Nabotas noong September 16 ang mga Chinese national at isang Filipino-Chinese na undeclared at walang working visa na nasa loob ng MV Sangkuuno, isang dredging vessel na nag-ooperate sa Mindoro at Manila Bay. Sinampahan ng paglabag sa CA 613 Section 37A7 na tumutukoy sa ilegal na pagpasok ng mga dayuhan sa bansa at ACA 2711 Section 69 na may kinalaman naman sa immigration violation. Mananatili ang 7 sa kustudiya ng BI habang ipinagpapatuloy ang prosesong legal laban sa mga ito. Plano ng House Quadruple Committee na muling imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinasagawang imbestigasyon kaugnay sa extrajudicial killings. Kasunod ito ng naging pahayag ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na nagsabing isinama ang kanyang pangalan sa narcolist dahil hindi umano niya sinuportahan ang kandidatura ni dating Pangulong Duterte noong 2026 elections. Sa isang panayam, sinabi ni Congressman Benny Abante, ang co-chair ng House Quadcom, na dapat mabigyan linaw ng dating pangulo ang mga akusasyon laban sa kanya. Muli namang siniguro ng mambabatas na bibigyang kortesiya ng komite si dating Pangulong Duterte sakaling tumanggi ito na dumalo sa pagdinig. Nakatakdang ipasa sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang 2025 General Appropriations Bill na nagkakahalaga ng 6.352 trillion pesos sa Miyerkules, September 25. Ito ay pagkatapos ng 8 araw na plenary debates sa panukalang pondo ng pamahalaan. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Nagpapatuloy ngayong araw ang deliberasyon sa plenaryo ng Kamara para sa Fiscal Year 2025 General Appropriations Bill o ang 6.352 trillion pesos proposed national budget para sa susunod na taon. Sa Miyerkules, September 25, nakatakdang ipasa sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives ang panukalang pambansang pondo. Batay kay House Speaker Martin Romualdez, sumusunod ang Kamara sa timeline ng plenary deliberation approval. Ito ay dahil kailangang itrato anya with urgency at transparency ang national spending program. Dagdag pa nito, bunsod nito magkakaroon ng sapat na oras upang maaprubahan ang panukalang pambansang pondo bago matapos ang 2024. Batay naman kay House Majority Leader, Zamboanga City Representative Manix Dalipe, inaasahang i-certify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang proposed national budget. Sa pamamagitan ng certification, mabibigyang daan na ipasa ng House of Representatives ang 2025 General Appropriations Bill sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa magkaparehong araw. Sa unang linggo ng budget deliberation sa plenaryo, inaprubahan na ang panukalang pondo ng ilang kagawaran at attached agencies, gaya ng Department of Finance, Department of Justice, National Economic and Development Authority, Judiciary, Office of the Ombudsman, Commission on Human Rights, Department of Human Settlements and Urban Development, Department of Interior and Local Government, Department of Tourism, Department of Labor and Employment, Commission on Elections, Department of Agrarian Reform, Department of Foreign Affairs, Department of Trade and Industry, Department of National Defense, Department of Migrant Workers, Presidential Communications Office, Department of Science and Technology, Metro Manila Development Authority, State Colleges and Universities, at Government Corporations.
Mula September 23 hanggang 25 naman, tatalakayin sa plenaryo ang panukalang pondo ng Office of the President, Office of the Vice President, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, Department of Health, Department of Energy, Energy Regulatory Commission, Civil Service Commission, Department of Environment and Natural Resources, Commission on Audit, Department of Transportation, Department of Social Welfare and Development, Congress, Department of Trade and Industry, Department of Public Works and Highways, Department of Education, at iba pang executive offices. Bago naman aprobahan ng 2025 General Appropriations Bill sa Miyerkules, didinggin muna sa plenaryo ang turno and kontra o mga pahayag laban sa spending proposal. Susundan ito ng period of amendments. Lilikha rin ng Kamara ng Small Committee na in charge sa pag-consolidate ng amendment suggestions. Samantala, inaasahang magbibigay ng talumpati si Speaker Romualdez sa plenaryo ng Kamara bago ang unang recess ng third at last regular session ng 19th Congress sa paparating na weekend. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa sa tatalakayin sa plenaryo ng Kamara ngayong araw ang 2025 budget proposal ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Kabilang narito ang higit sa kalahating porsyentong tinapyas sa panukalang pondo ng Office of the Vice President. Mula sa House of Representatives, makipalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung update sa House plenary debates para sa panukalang budget ng OBP? Aga, may ilang tinatawan ng Office of the Vice President na dumalo ngayong araw para sa plenary debate ng panukalang pondo ni Vice President Sara Duterte sa taong 2025. Gayunman, wala dito sa Kamara si VP Duterte at nagpadala ng liham sa sponsor ng kanyang budget na si Representative Tia Alonto at Yong upang ipaubaya na sa Kongreso ang desisyon sa panukalang budget ng kanyang tanggapan. Batay sa schedule ng Kamara ngayong araw, una dapat didinggin sa plenaryo ang OVP budget proposal. Subalit na una ng talakayin ang budget proposal ng ilang executive offices gaya ng Dangerous Drugs, Philippine Drug Enforcement Agency at iba pa. Ilan naman sinaasahang tatalakayin sa plenaryo yun ngang tinapyasang pondo ng OVP. Mula 2.037 billion pesos na 733 million pesos ang inirekomenda ng House Committee on Appropriations na ipagkaloob sa OVP sa susunod na taon. Ang inalis na pondo, ililipat naman sa Assistance to Individuals in Crisis Situation ng Department of Social Welfare and Development at Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients ng Department of Health. Samantala, aga, nagsigawa naman ng kilos protesta sa labas ng Kamara ang bagong alyansang makabayan members upang ipanawagan ang impeachment ni VP Duterte dahil sa umano'y betrayal of public trust at pagtangging sumagot ng mga tanong kaugnay ng paggamit ito ng confidential fund. Balik sa iyo, aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Agad na inaprubahan sa pagdinig ng Senado ang panukalang budget ng Office of the President para sa susunod na taon. Ang tanggapan ng Pangulo ay may proposed budget na aabot sa 10.5 billion pesos. Mula sa Senado, makibalita tayo kay Asher Kadapan Jr. live. Asher, gaano kabilis inaprubahan ng mga senador ang budget ng Office of the President? Aga, wala pang 10 minuto ay inaprubahan na sa pagdinig ng Senado ang panukalang budget ng Office of the President para sa taong 2025. Ito ay sa ilalim ng Committee on Finance kung saan chairperson si Senator Grace Poe. Sa budget presentation ng Executive Secretary Lucas Bersamin, inihayag nito na umaabot ng 10,506,210,000 pesos ang proposed 2025 budget ng opisina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mas mababa ito ng 1.88% kaysa sa budget para sa fiscal year 2024. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Bersamin na hindi ito makaapekto sa pagbibigay ng serbisyo ng Pangulo sa mamamayang Pilipino. Unang nag-move upang i-terminate ang briefing para sa budget ng Office of the President si Senate Pro Tempore Jinggo Estrada na sinugundohan naman ni Senador Nancy Binay. Bago tuluyang magtapos ang budget hearing ay kinilala at nagpahayag ng pasasalamat si Senador Grace Poe sa ilang ahensya sa ilalim ng Pangulo. Kabilang na rito ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC,
partikular na sa mga aksyon nito laban sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. At ang bagong binuo na Presidential Office for Child Protection na ani Senador Po ay napapanahon para sa proteksyon sa mga bata na pinakamahina sa sosyedad. Pagkatapos ng pahayag ni Senador Po aga ay agad rin na itong inaprubahan ang pagtataas sa plenaryo para sa 2025 budget ng Office of the President. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, aga. Okay, maraming salamat, Asher Calapan Jr. Binabalangkas na ng Philippine Health Insurance Corporation ang mga panuntunan para sa libreng salamin at wheelchair para sa mga miyembro nito. Ayon kay PhilHealth President and CEO Manny Ledesma, nakikipag-ugnay na sila sa mga optical center, drug stores at pharmaceutical company para maisakatuparan ito. Ang libreng serbisyong ito ay tugon sa hiling ng Kongreso na tulungan ang mga senior at persons with disability members. Una nang humingi ng hanggang Enero ng susunod na taon ang state health insurer para maipatupad ang programang ito sa buong bansa. Nangako ang Department of Health na babayaran ang natitirang utang para sa Health Emergency Allowance o HEA ng mga healthcare workers noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kasunod ito ng desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ganap na ponduhan ang natitirang 27.3 billion pesos ngayong taon. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Inanunsyo ng Department of Health o DOH na 90% ng Health Emergency Allowances o HEA ay nabayaran na. Ang HEA na nagkakahalaga ng 103.5 billion pesos ay ginamit upang masettle o mabayaran ang humigit kumulang 14.5 million claim mula sa mga health worker. Nitong Abril na itala ng DOH ang humigit kumulang 23 billion pesos na halaga ng HEA obligations para sa 4.3 million claim na hindi nabayaran dahil sa limitasyon sa budget. Kaya matapos iproseso at aprobahan ng kagawaran ang mga apela, tumaas ang halagang ito sa 27.3 billion pesos. Ngayong taon, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ganap na pondohan ang natitirang 27.3 billion pesos na utang. Kaya noong nakaraang Hulyo, sinabihan ni Pangulong Marcos si Budget and Management Secretary Amina Pangandaman na huwag nang antayin ang General Appropriations Act ng 2025 para sa pagbabayad at iproseso na ito ngayong taon. Agad namang naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng Special Allotment Release Order upang mapabilis ang pagbabayad ng DOH sa HEA obligations nito. Ayon sa DOH, ang surplus fund balance o excess payments na ibinalik ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa national government nang galing ang kinakailangang pondo sa datos ng ahensya hanggang September 20 ngayong taon. 64% ng karagdagang 27.3 billion pesos ay nailabas na. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na prioridad ng kanyang administrasyon ang pangangalaga sa kalusugan. Sa kanyang latest vlog, sinagot ng Pangulo ang ilang mga tanong na may kaugnayan sa usaping pangkalusugan. Narito ang report ni Nel Maribohok. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isusulong niya ang pagtatayo ng mga dagdag na specialty hospital para sa cancer patients. Ayon kay Pangulong Marcos, may isa nang itinatayong malaking specialty hospital sa Pampanga. Meron nga isang malaking cancer specialty hospital na nasimulaan na sa Pampanga. Maglalagay din po tayo sa mga iba't ibang lugar. Para nga, kagaya ng sinasabi mo, hindi na kayo mahirapan na kahit malalayo, kailangan dadalhin lahat dito sa Maynila. Ito ang sagot ng Pangulo sa isang humiling sa kanya na dagdag na benepisyo sa cancer patients. Pinawi naman ni Pangulong Marcos ang pangamba ng publiko, lalo na ng mga magulang sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak.
yung iba ayaw magpabakuna dahil natatakot sila, baka hindi maganda yung bakuna, baka malaps lalo masaktan yung bata. Hindi po, lahat itong mga binibigay namin bakuna, tested po ito. Ilang taon na pong ginagamit yan. Nagpahatid rin ng pasasalamat kay Pangulong Marcos ang mga kamag-anak, ilang pasyente at maging staff ng government hospitals tulad ng Philippine General Hospital o PGH na nakinabang sa zero billing na ipinatupad noong kaarawan ni PBBM. Ayon sa Pangulo, nais rin niya na mabawasan pa ang pinapasan na bayarin ng mga pasyente sa mga ospital sa pamamagitan ng PhilHealth na state insurer ng bansa. Pagka mapalaki natin ang PhilHealth, yung health insurance, mas malaki ang kayang bayaran ng ating health insurance system. Mababawasan talaga ang kailangan bayaran ng bawat pasyente. Number one talaga, number one para sa akin sa priority ng ginagawa ng pamahalaan, yung healthcare. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi pumunta sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang manood muli ng Formula 1 Grand Prix. Ito ang sagot ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez nang tanungin ng mga reporter kung nanood ang Pangulo sa motor racing event nitong weekend sa naturang bansa. Ayon sa PCO Chief na natili sa bahay ang Pangulo, kasama ang kanyang pamilya, nag-shoot ng kanyang weekly vlog, nagbusisi at lumagda sa ilang dokumento. Isa ng ganap na batas ang Magna Carta for Filipino Seafarers matapos lagdaan ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaasahang malaki ang maitutulong nito sa mga tripulanteng Pilipino. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribuhok Live. Nel, ano ba yung nilalaman nitong bagong batas na pinirmahan ng Pangulo para sa mga Filipino seafarer? Yes, aga pangunahing layo ng Magna Carta of Filipino Seafarers na mapalakas ang proteksyon sa mga marinong Pilipino, maibigay ang kinakailangang pagsasanay at benepisyo para sa kanila. Sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa signing ceremony sa Magna Carta of Filipino Seafarers Act sa Malacanang kanina, kinilala niya sakripisyo ng mga tripulanteng Pinoy sa gitna ng mga banta sa karagatan tulad na naganap sa mga nakaraan sa Red Sea na inatake ng Houthi rebels sa mga barko. Ayon sa Pangulo, titiyakin ng batas na ito ang karapatan ng Pinoy seafarers. To uphold the fundamental rights of our overseas seafarers, their rights to fair wages, safe working conditions, and skills and competency development amongst others. Sa hiwalay naman na pahayag ni Senate President Francis G. Escudero, ang bagong nilagdaang batas na ito ay magdidetalye sa karapatan ng seafarers tulad ng karapatan para sa makatarungan terms and conditions sa trabaho, karapatan sa self-organization at collective bargaining, educational advancement at training, at may karapatan laban sa diskriminasyon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Umarangkada na ang panibagong dalawang araw na tigil pasada na isinasagawa ng grupong Piston at Manibela kontra Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa mga larawang kuha ng Piston, makikita na nagtipon-tipon kanina sa Monumentong Caloocan ang ilang grupo ng mga tsuper para magwelga imbis na pumasada. Bit-bit ng mga ito ang mga karatula na nagpapahayag ng kanilang masidhing panawagan na no to jeepney phase out. Bukod sa Caloocan, may ilang tsuper at operators rin ang nagrally sa Baguio City. Sa mga litrato naman na ipinost ng Manibela sa kanilang Facebook page, makikita na ilang mga pasahero rin ang na-stranded kanina dahil sa transport strike. Ilan sa mga ito ay mula sa Pasig, Cavite, Novaliches at ilang pang mga lugar. Nauna nang inianunsyo ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na may inihanda silang libreng sakay upang ayudahan ang mga pasaherong apektado ng transport strike. Handang umalalay ang Philippine National Police sa mga pasahero na maapektuhan ng dalawang araw na tigil pasada. Ayon kay PNP, Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo,
Bukod sa seguridad, nakahanda din ang mga sasakyan ng PNP na maaring sakya ng mga commuters na maapektuhan ng transport strike. Mula sa Camp Crame, ang detalye ihahatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano yung augmentation na inihanda ng PNP para umalalay dito sa mga commuter na apektado ng transport strike? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Hindi lamang pagbabantay sa seguridad ng mga kasama sa transport strike ang gagawin ng mga tauhan ng Philippine National Police sa dalawang araw na tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakaalalay din ang mga sasakyan ng PNP para magbigay serbisyo sa mga mananakay na maapektuhan ng transport strike. Nakiusap din si Colonel Fajardo sa mga motorista na kasama sa protesta na igalang naman ang mga driver na nais na bumiyahe at huwag iharas para makiisa sa protesta. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na magpapatupad ang PNP ng maximum tolerance subalit ipatutupad ang batas sa mga lalabag dito. Ang panibagong protesta ng Piston at Manibela ay bunsod na rin bunsod pa rin ng pagtutol ng mga ito sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Ang dalawang araw na transport strike ng grupong Piston at Manibela ay nagsimula na ngayong araw at magtatapos bukas. Aga? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Muling ipinagpaliba ng Department of Transportation o DOTR ang plano nitong pagpapatao ng parusa sa mga motorista na lumalabag sa mga patakaran sa mga expressway. Partikular dito ang mga motorista na wala pang RFID o yung mga dumadaan sa toll gate na kulang ang load sa RFID. Nauna nang itinakda noong August 31 ang implementasyon ng naturang kautusan at naurong sa October 1. Pero sa pinakahuling anunsyo ng ahensya, muling ipagpapaliban ang implementasyon nito sa Enero ng susunod na taon. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang ilang lanes sa North Luzon Expressway o NLEX simula ngayong araw. Ayon sa management, ito ay upang bigyang daan ang isa sa gawang pagkukumpuni sa mga kalsada. Mula sa Balintawak Toll Plaza, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, anong mga area dyan sa NLEX yung pansamantalang hindi muna madadaanan at gaano pa katagal gagawing pagkukumpuni? Aga, magandang tanghali. Sa ngayon ay sarado na itong northbound lane ng Balagtas area bago dumating sa tabang exit sa Bulacan. Ang road closure ay bunsod ng ginagawang gantry installation work na sinimulan ngayong araw dito sa Balagtas. Bakit sa anunsyo ng NLEX management, pansamantalang isasara ang ilang lanes sa NLEX para sa dalawang linggong repair. Samantala, bukas hanggang Biyernes naman ay isasara ang isang lane sa Mapulang Dupa sa Valenzuela. Hanggang September 27 din ang itatagan ng pagkukumpuni sa northbound lane sa Bugalyon Torres bago makarating sa NLEX Harbor Link Interchange. Ang Abacan Bridge sa Angeles, Pampanga ay isasara din hanggang October 5. Dahil sa mga gagawing repair, nagpaalala ang NLEX management sa mga motorista na habaan ang pasensya at planuhin ang pagbiyahe dahil asahan ang pagbigat ng ang mabigat na daloy ng trapiko. Aga dito naman sa lugar ng Balintawak Toll Plaza, kung mapapansin natin ay maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito, pero asahan na rin kung may epekto rin ditong mga ginagawang kalsada sa ngayon mamayang hapon. At yan mo ni ating latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Abiso po sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag presyo ang mga kumpanya ng langis bukas. Sa abiso ng mga oil company, tataas ng 20 centimos kada litro ang presyo ng diesel, habang piso at 10 centimos naman kada litro ang magiging dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, wala namang magiging paggalaw sa presyo ng kerosene. Na-claim o nakuha na ng mga consignee ang nasa 300 container ng bigas na natuklasan kamakailan na matagal nang nakatenga sa Port of Manila.
Ayon kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, bahagi ito ng mahigit sa 800 containers na naglalaman ng nasa 23 million kilos ng imported rice na matagal nang hindi kiniklaim bagamat nakakuha na ng clearance mula sa Bureau of Customs. Samantala, binibigyan na lamang ng hanggang katapusan ng Setyembre ang mga consignee upang mailabas sa pantalan ang nasa mahigit 500 container ng bigas. Nagpaabot ng kanyang mensahe si Vice President Sara Duterte sa selebrasyon ng Kainang Pamilya Mahalaga Day. Ayon sa Vice Presidente, ngayong araw ay ipinagdiriwang ng mga pamilyang Pilipino ang pagsasama-sama sa hapagkainan na sumasailalim sa anyay payak na pamumuhay ng marami nating mga kababayan. Para kay VP Sara, pagkakataon ito upang panilayan ang pagkakaroon ng simpleng salo-salo at pagpapahalaga sa isang buo at nagmamahalang pamilya. Angad-anya ng Vice Presidente na makaranas ng ginhawa ang bawat Pilipino, lalo na ang mga may karamdaman at nahihirapan sa buhay. Nauna nang inianunsyo ng Malacañang na hanggang alas 3 lamang mamayang hapon ang pasok sa lahat ng pampublikong tanggapan para bigyang daan ang selebrasyon ng Family Day. Naghahanda na rin ang pamahalaang panalawigan ng Negros Occidental sakaling pumutok ang bulkang Canlaon anumang oras. Sa ngayon ay isinasapinal na ng provincial government ang plano ng pagpapatayo ng dormitory-type evacuation center sa Bacolod City. Mula sa La Carlota City, may report si Gladys Tuwabi live. Gladys, bakit dyan sa Bacolod City itatayo itong bagong evacuation centers? Aga, ayon sa Office of the Civil Defense Region 6 sa Bacolod City, dadalhin ang mga evacuee sakaling itaas ang alerto ng Bulkang Canlaon dahil ito na umano ang lugar na malayong maaapektuhan sa aktibidad ng Bulkang Canlaon. Kung ililikas sa mga evacuees sa Panad Sports Complex ng lungsod, sila pansamantalang dadalhin at saka gagawin ang mga kinakailangang assessment para makita at malaman ang mga pangangailangang dapat ibigay sa mga evacuee. Sa nasabing sports complex, higit 1,000 pamilya lamang ang kaya nitong i-accommodate. Kaya bilang paghahanda, magpapatayo ng dormitory-type evacuation center sa Panaad ang Negros Occidental Provincial Government. At habang isinasapinal ito, tinitingnan kaya nitong makapag-accommodate ng higit 5,000 evacuees. Samantala, naglaan na rin ng pondo ang pamahalaang panlalawigan upang makabili ng bigas, canned goods at hygiene kits para magamit ng mga evacuees sakaling pumutok ang bulkan. Aga, sa kasalukuyan nananatiling nasa alert level 2 ang Bulkang Canlaon at sa nakalipas na 24 na oras ay nasa 28 volcanic earthquakes na ang naitala ng DOST FEVOLS. Yan muna ang ating update mula rito sa La Carlota City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Gladys Tuwabi. Plano ng Department of Health na magtayo ng bagong urgent care and ambulatory service Bain at Spine Center o BUCA sa lalawigan ng Albay. Layunin itong mailapit sa mga Bicolano ang mga specialized health services na iniaalok ng DOH. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, saan ba itatayo at kailan posibleng maumpisahan yung bagong urgent care and ambulatory service ng DOH? Yes, aga, ayon sa Department of Health o DOH, itatayo ang bagong urgent care and ambulatory services brain spine center sa lumang paliparan sa Legazpi City sa Albay. Sa ngayon nga ay nakikipag-ulayan na ang DOH sa Department of Transportation o DOTR pa sa naturang proyekto. Plano nga itayo ng Department of Health o DOH ang bagong urgent care and ambulatory services brain spine center o BUCAS sa lalawigan ng Albay. Kinumpirma ito ni DOH Secretary Dr. Teodoro Herbosa sa pagdalaw nito sa lalawigan kamakailan. Bagay ito ng Special Center Plan ng kagawaran sa ilalim ng Republic Act No. 11959
o ang Regional Specialty Center Act. Sa ilalim ng naturang batas, magtatayo ang DOH ng specialty center sa bawat rehiyon sa loob ng 5 taon batay sa top burden of diseases at special needs ng mga lugar. Tinukoy ng kagawaran ang lumang palipara sa Legazpi City ang pagtatayo ng isang brain at spine center. Pangunahing layunin ng programa na mailapit sa mga Bicolano ang specialized care services ng mga ospitala para hindi na rin kailangan pang pumunta ang ng Maynila ang pasyente na nangangailangan na sumailalim sa gamutan ng mga critical diseases. Inang balita mula sa Bicol Region, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Limamput isang tao ang nasawi sa pagsabog bunsod ng gas leak sa isang coal mine sa eastern Iran. Mahigit 20 ang nasugatan. Batay sa ulat, mayroong 69 workers ang nasa minaha nang mangyari ang trahedya. Nagpaabot naman ang pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima si Iranian President Masoud Pezeshkian. Nagbabala ang Foreign Minister ng Egypt ng all-out regional war sa gitna ng tumitinding karahasan sa pagitan ng Israel at Lebanon's Hezbollah. Dagdag pa nito, posibleng maapektuhan ng escalation ang negosasyon sa pagkakaroon ng ceasefire sa Gaza. Nanawagan na ang international powers sa Israel at Hezbollah na magpigil at huwag palalain ang sitwasyon. 4 na miyembro ng isang pamilya, kabilang ang 2 bata, ang nasawi sa gas explosion sa southern Italy. Gumuho ang bahagi ng kanilang 2 palapag na gusali dahil sa tindi ng pagsabog. Batay naman sa Italian firefighters, nakaligtas ang ama at isang bagong silang na sanggol. Mahigit sa 60 civil protection volunteers ang tumulong sa rescue efforts. Naipuwersa ng GSIS Furies ang Do or Die Game 2 sa semifinals ng UNTV Cup Executive Face-Off matapos magwagi kontra sa AFP Cavaliers. Samantala, kinapos naman ang Office of the President Executives para pigilan ang defending champion Senate Sentinels na makapasok sa finals sa kanilang sagupaan kahapon na muntikan pang umabot sa double overtime. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Parsha running, Parsha laying it in. Bakbakang umaatigabo ang GSIS Furies at AFP Cavaliers sa kanilang 2 pagtutuos sa executive face-off ng UNTV Cup ngayong season. Sinabayaan ng GSIS ang energy ng Cavaliers para idikit ang first quarter. 17-18 lamang ng 1 puntos ang AFP. Second frame, dikdikan pa rin ang bakbakan. Subalit makalipas ang 5 minuto, rumatrat ng 15-0 run ang GSIS. Courtesy ng kanilang mabilis na ball transition. Napako na sa 28 points ang AFP habang lumobo sa 37 points ang GSIS. Third kanto, binomba ni Homer Garcia ng 12 points ang AFP para pangunahan ng GSIS sa double-digit advantage, 52-42. Last quarter, pumutok ng 8 points si Colonel Marlo Humalesa para sa AFP, subalit hindi ito sapat para pigilan ang momentum ng GSIS. Tumunog ang buzzer sa final score na 66-54. Best player of the game si Homer Garcia na humakot ng 19 points, 10 rebounds at tig-apat na assists at steals. At si Paul De La Cuerda na may double-double at siyang nanguna para sa rebound ng GSIS with 10 points and 11 boards. Hard work lang talaga, Scott. Tulad ng sinasabi ni Coach Popoy, depensa lang hard work. Yun yung key dito talaga sa panalo namin ngayon. Yung mapursigi ko yung mga kasama ko na magtulong-tulong kami para maitawid namin sa game 2 itong laro namin, series na
sa semifinals na to. Dahil sa panalo, napigilan ng GSIS ang AFP na makaabante agad sa finals at naipwersa pa ang do or die game 2 semifinals. Nasunod naman yung ano yung game plan namin, kaya siguro nakuha na yung panalo ngayon. Kumbaga, talagang pinanood namin yung last game namin against AFP. Tapos yun, kung ano yung mga game plan namin, pinagandaan talaga namin. Muling magtutuos ang GSIS at AFP sa Miyerkules alas 3 ng hapon sa Nova Desi Convention Center. So well, sa preparation, number one, of course, yung defense, yung ma-contain namin yung mga gunners nila like Garcia and Hernandez. Tapos yun, yung, of course, yung composure nga na sinasabi sa kayo, huwag namin madalihin. Kaya yung ayon namin, yung sistema namin, doon kami mag-stick sa system namin. Kasi minsan, yun na nga eh, pag wala kang sistema, nagmamadali. So yun, nagkakarate-rate, nagkakagulo. Munti ka namang umabot sa double overtime ang sagupaan ng defending champion Senate Sentinels at Malacanang Team Office of the President Executives. Last 10.4 seconds sa overtime period. Deadlock at 72 points. Tumawag ng timeout si Coach Mike Vermeen at nagkasan ang play. Kaya Ramos attacks. Last 5.2 seconds, pumasok ang tira ng napabayaan na si Romel Evaristo para sa 2-point dagger ng Sentinels. Evaristo! Big shot! Tinangkapan ng OP executive sa 3, subalit Ocampo for the win! No! And that will do it! Dahil sa panalo, aabante na sa finals ang Senate Sentinels at tatangkaing maidepensa ang kampinato at makuha ang back-to-back championship. Baptist fight that will swing. Not alam magdodobo ng overtime pa halfway. Best player of the game sina Ray Malaga na humakot ng 13 points, 14 rebounds at 4 na assist. At si Romel Evaristo na kumolekta ng 15 points, 11 boards, 3 dimes at tigdalawang steals at blocks. Kahit naman sa ano sa elimination, pinahirapan nila kami. Congratulations sa kanila kasi sobrang galing din nila. High level basketball team. Pupokus kami sa depensa, yung paghahandaan talaga namin. Gaganapin ang one-game finals ng UNTV Cup Executive Face-Off sa September 30 sa Araneta Coliseum. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, Versikulo 6, na nagsasabi, "Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, tatapwa't nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba." At yan ang mga balita aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita sa anumang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.